Why would I take arms against him? Masasaktan pa ako bago ako masaktan siya. Diba? Masasaktan pa ako. So, ibig sabihin yung political leanings nyo magkaiba talaga? Hindi, wala po ako sa politika. Wala po ako talaga sa politika. Malayo siya. Wala akong balak magpolitika. Not unless na nakapag-aral na po ako. When I say tapos na ako sa election, okay. Tapos na ako dun sa away na yun. That time was so hard for everybody. Na-trauma po talaga ako kasi election. Ang daming bash, kabi-kabila na, no? Kami, oh, like, I think we were friends. Like, we may have different views, pero aren't we still friends? Bakin. Hi. Hello. Okay. Dito. Benny. Hi, Tito Benny. Okay. Ako si Ninoy. Anong role mo dito? Ako po si Joseph. Ay, isa pong artist na siguro buong buhay na siya nag-artista. At marami po siyang pinapangarap tulad ng gusto niya pong mag-aral. At ayan po muna masasabi ko ngayon kasi ayoko po i-spoil lahat na mangyayari kasi part lang po ako dun sa movie na makita niya na ang symbolism na ni Ninoy dito ay kahit ako nahihirapan gawin yung mga gusto ko, tinuloy ko pa rin kasi yun yung tama. Okay. The first time na in-offer sa'yo ang pelikula, anong initial reaction mo? When I first got this role, initial reaction ko po talaga, parang, wala lang. Nagulat ka? Hindi ka nagulat? Hindi po ako nagulat. Like, excited ako kasi okay. Musical. Okay. Sabi ko, paano ito gagawin? Sure ba sila? Okay. Una kasi, tanong ko, sure ba sila akong hinahanap? Kasi hindi ako known as singer eh. Okay. Hindi ako known as singer, diba? Kaya nagtataka ako, pero after talking to Direk, pumunta ako dito sa Sampaloc, right upstairs. Okay. Pinakinggan niya yung boses ko, sabi niya, we could work on it. Pero aside from that, kita kita as Joseph, yung Joseph na hinahanap ko. And when he told me that, talagang, when Direk kasi is very honest, and when he tells you, you're like this and you're like that, naniniwala ka ako kasi talagang galing sa puso. He's a theater actor, and he knows the real mga ugaling ng tao. Kaya pag sinabi niyang ganito ko sa'yo, yan, believe ako sa kanya. Paano mo na-arouse yung movie? Dahil, di ba, more on practice in terms of singing, di ba? Kasi meron ditong mga eksena na kakanta kayo talaga. Paano mo na-arouse? Totoo lang po dito, Benny. Marami po akong insecurities. So, the whole time while we were shooting, medyo tinatanong ko lahat at sa sarili ko kung okay bang, like right after pagkat, okay ba ako? Okay ba ako? Okay ba yun? So, nagtatanong ka? Nagtatanong po talaga ako kasi I always wanted to make sure na ang binibigay ko yung gusto ng tao at iniisip ko rin yung gusto ng tao. Kasi what if this whole time I'm thinking about na ito yung tamang ginagawa ko at mali pa pala, hindi ba masama yun? Gusto kong to make people happy lang talaga eh. So, I wanted to do the best. That's why I always ask for if okay ba siya. Kahit people will tell me, JD, you worry too much, but I like to worry talaga because you know it's always nice to worry. It's never too bad to always thinking about the safeness or safety. So anong nung sinabi sa'yo ni Direk na ikaw ang gaganap sa role na to? Di ba sini-explain sa'yo na mababas kayo or alam mo ngayon, di ba madali na ngayon i-bash yung isang katulad yung mga artista. Pero Tito Benny, sabi niya sa akin, anak, after talking about all of this, in-explain niya sa akin. Una, hindi ko pa naiintindihan kung ano ba mababash ba kami. Tapos in-explain niya, yes, from his previous movie, yun ang nangyari. Maraming bashing kasi nga may mga ibang political views ang tao. Pero like as we're saying now, itong movie na to, hindi siyang against anybody. So, kung may mabash man sa akin, okay lang ako. Sinabi niya Direk, sinabi ko sa kanya, okay lang din ako. Sanay, hindi naman sasanay na ako mabash, pero if nabash ako, parang wala lang. Honestly, parang wala lang. Masakit sa akin pag binash ako ng mismong tao ang kilala ko. Pag kilala ko siya, yun yung masakit. Kasi pag nagpapakilala ko sa'yo, diba Tito Benny, mabait ako, diba? Pag binash mo ko, diba parang masakit sa akin kasi exactly. Ito yung pinapakita ko sa'yo eh. At ito yung masasabi mo sa akin na ganito ako eh. That's what hurts me. But if you don't know me and you can say stuff about me that you might not know, I don't blame you. You know, this information happens everywhere. It's more rampant nowadays. So it's fine. So ngayong tapos na yung pelikula, ano yung mga naka-line up na gagawin?
gagawin nyo para i-promote yung movie? Marami po kasi, thankful ako na si John Ray, theater actor siya. So when you say theater, kaya nila mag-multitask. John Ray, isang bida rin namin, also isang bida sa Katips movie. Matalino siya at nakakapag-isip siya ng mga iba't-ibang marketing moves na talagang wala na po kaming gagawin, kundi maupo, kopya, kuha ng material, iti-post na lang. Posting, and of course, we have to share the advocacies ng pinapakita ng bawat character ko at ang values ng movie. At makikita niyo po yan sa susunod na mga araw, lalo na palapit ng palapit na po tayo sa February at March, yung mga kalabasan na po ng dates ng play dates namin. So, yun po, I'm very excited to start promoting because I'm very proud rin sa mga nagawa ko dito sa movie. At the only reason why I can say I'm proud is because nasabihin na po ako ni Direk na natuwa po siya. Kasi diba sinatanong ko kanina, okay ba ako? Sila po nagsabi sa akin na, JD, hindi okay, ang galing. Anong learning experience mo sa movie? Ano po? Mga learning experience. Learning experiences ko po is, I need more confidence. I need that confidence rin eh. Kasi sometimes nakakita ko sa sarili ko na I'm always doubting that I can't do this and I can't do that. Pero yun pala, nakakaya ko. Nakaya ko gumawa ng musical. Nakaya ko umiyak sa harap ng 30 people. So may naituro sa iyo. May naituro sa akin na mga lakas na akala ko nung bago kami mag-eksena. Inisip ko, paano ko yata ko gagawin? How am I gonna do this? Like as I'm reading the script, I'm just wondering like, how is this even possible for me to do? But when I threw myself there, nakinig na ako kinadirect, bumukas po yung puso ko at lumabas po yung totoong eksena na gusto kong ipakita. Parang you would never do it. You'd never learn how to do it if you didn't throw yourself first. Joaquin, hindi maiiwasan this time around na magkakaroon na naman ng issue between you and your father. Kasi si father mo gaganap sa kabila and then ikaw dito sa... Opo. Paano mo ito i-depend yung ganitong sitwasyon just in case na lumabas sa mga ganitong ano? Kaya ako po, di ako sasali sa mga bashing eh. Kasi alam ko, wala tong away. So, hindi ko away yung dad ko. Kasi as I said before, hindi naman ito away eh. So, you guys, bahala kayo sa movie mo. Kinuha mo dad ko, oo. Pero ang masasabi ko dito, nauna ako dito sa movie. Ewan ko na lang ba't nakuha dad ko, pero talagang nauna po dito ako sa movie. I shot this October pa. Yes. So. Yung shooting ng papa ko, November, December, like, diba, iba po talaga, diba? Kinuha na ako nung August. So, it was really... So, walang plan ano... Plan talaga ako. Pero alam na ni papa mo, ano? No, see, my dad, even though he knows I'm in ako si Ninoy and alam ko na sa Medyo Malacanang niya, talagang po, we never talk about it. Siguro parang, I've tried to mention it, pero like, oh papa, congrats, diba lumabas that time? Sabi ko, congrats, may movie ka na ulit yun, thank you anak. Usually kasi magsasabat pa siya ng mga kwento, diba? Pero this time, quiet lang siya, balik to phone, na medyo naintindihan ko na parang sa tamang respeto na yun kasi his director is not in good terms with my director. Obviously, ang napapakita talaga to sa Facebook at sa social media. Kaya alam mo yun, he just knows na tama lang na talaga hindi namin pinag-uusapan at kasi, you know, we're family. We're not supposed to be fighting. And ako, hindi ko talaga awayan ng papa ko. Tatalo ako. Like, you know, I love him. And why would I take arms against him? Masasaktan pa ako bago ako masaktan siya. Diba? Masasaktan pa ako. So, ibig sabihin yung political leanings nyo magkaiba talaga? Hindi, wala po ako sa politika. Ah, wala. Wala po ako talaga sa politika. Malayo siya. Wala akong balak magpolitika. Not unless nakapag-aral na po ako. Kasi, yun po talaga ang sa akin. If you really wanna be in politics, hindi ka dapat basta-basta tatakbo dahil sikat ka, sikat magulang mo, or kasi unfair sa akin eh. If tumakbo ako, unfair sa mga gustong pumasok sa politika at may gustong baguhin at may naiisip na nang tama, ako, papasok lang ako para umupo at mag kain-kain lang, diba? Ayokong gawin yun. Gusto ko patunayan sa tao na makakapag-aral muna ako, sige, tapusin ko muna yung PS, political science, or something, diba, law. You can take even business helps in politics, diba? Yung talagang makapagtapos ka, and then
then I will go. Only then I will decide pala. Hindi ibig sabihin na nakapag-decide ako now. I'm saying only then will I decide if I stand. Nag-aaral sa ngayon? I stopped 1 year. 1 year? Why stop? Yes. Anong course? I wanted to take time with myself. Anong course mo ba? Entrep. BS Entrep. Saan? Pero sa Southville. My plan actually is to, I'm not sure, plan pa lang, to repeat again, first year. I want to take another course eh. I want to go into finance naman. So, ayun, yeah, share ko lang. So I will have to repeat second year and first year again. So, first college and do first year so I can go to finance. Parang masaya naman. Kasi ang work na ginagawa ko po ngayon sa office ng dad ko, sa Discovery Night, if you know guys about yes, my yes, Discovery yes. Night. Ako po yung accounting doon, so... Wow, sa pera. Okay, this time ngayon, pag pinalabas na yung trailer ng movie, sigurado maglalabasa na yung mga bachelor. Mm. Pumapatol ka rin ba katulad ng ibang mga artista na pumapatol sa bachelor? Alam mo. Really. I don't know what to say eh. Ang galing na mga sagot ng mga ibang artista sa mga bachelor. Like if somebody comments on something, sabihin to ni Vice, ang galing ng mga sagot nila, pero minsan hindi ko alam anong sasagutin ko. Not that I want to ibalik sa kanya, pero alam mo yun, even while I'm reading the comments, iniisip ko na nung pwede kong bato dito. Pero wala, I don't really have that fight in me na parang may masasabi ako agad sa'yo. Parang wala sa akin, wala akong naiisip agad. Kaya, when you ask me how am I gonna bash somebody, parang I don't know. Parang mahihirapan ako, ayoko lang na mapahiya. But I don't wanna bash din. Kasi nga, this is not, this movie, Derek told me also, we're supposed to be spreading the kindness. You know, kill them with kindness na lang. Kasi, parang so meaning, tapos na ako sa election. Hindi kayo papatol sa meaning when I say tapos na ako sa election. Okay. Tapos na ako dun sa away na yun. That time was so hard for everybody and I could tell. It was hard for me, it was hard for everybody na parang na trauma ka talaga ako kasi election. Ang daming bash kabilang ano? Kami oh like we were friends. Like we may have different views pero aren't we still friends? Okay. Alam mo yun, parang ganun. Madaming kaya ko na tapos na yun. Gawa na lang tayo ng passion film, 'di ba? Historic passion film na I want to be passionate about. In full, kaya po ako nandito. Kasi I'm happy with what I've done. Hindi po ako mag-aaway ng away ng tao dahil it's good. Gusto ng iba, dahil gusto niyo ng gulo. Hindi maggulo kayo. So you mean, kahit na i-bash kayo nito dahil sa pelikula to dead man lang? Dead man lang ako. Pero hindi, dead man lang ako. Pero tutuloy ko pa rin yung promotion, tutuloy ko pa rin yung values ng... I just won't respond. Not unless... Anak ko na ang pinag-uusapan. Okay. Hindi natin pag-uusapan yun. Oh, dahil... like, you know, I mean like, if you're talking about my family or like, somebody I love, you know, it doesn't hurt me, but it might hurt them and for me, just the thought of them being hurt, nagagalit na ako. Pero ikaw, actually, natanong na, medyo late ako, sorry ha. Yung pag nasasabong kayo ng tatay mo, sigurado gagawin yan. Sabong? Hindi, dahil natanong. Maglalabanin kayo kasi nga, gagawin mo itong Ninoy, siya gagawin siya sa kabila. Pili ko nga, tatapata kami talaga ng tao. Yun na nga. Baka yun ang intention. Ramdam ko na na... I won't say na kinuha dad ko dahil para ilabanan. Pero you know, some people like controversy talaga. Yes. Kaya, that's why I wanna tell you now, nauna ako talaga dito. Okay. Una po talaga ako dito. At sumunod na lang si papa mo. Ang desisyon ni D, papunin ng papa ko. So, yun. Yun po talaga. Pero ano sabi ni daddy mo about this? Wala naman? He never talked about the movie. He never even told me na papa, he's about to accept it or okay. He's talking about it with somebody. Because from